po, naririto po akong doctor by profession. At kulang, isa rin po akong pastor. No? At ito po ang pinakamabigat na nangyari sa akin bilang isang doktor. Ang subukin ng isang matinding karamdaman. At ito ang pinakamahirap na dumating sa akin. No? Nangyari po ito, start po ito 2017 November sa isang simpleng suka sa loob ng aking sariling clinic. At sa pagsuka ay may kasamang pag-collapse. At nung magkamali ako, sobrang sama na ng pakiramdam ko. Sobrang sakit na ng tiyan ko na parang sasabog at hindi ko kaya. So nagpadala po ako sa hospital. Pagdating namin sa hospital, negative ang lahat ng findings, ultrasound and laboratory. Ang sabi sa akin, baka na-impacho ka lang. Minsan naisugod po ako sa Chinese General Hospital. Doon po ako nakakuha ng kakampi ng mga doktor. Ang sabi sa akin, tama, hindi gallbladder ang problema mo. Malayo sa iyong nararamdaman. Kailangan mo mag-undergo again ng CT scan. Pero sa panahon po na iyon, punong-puno, jam-pack ang hospital. Walang bakante, hindi ako makonfine. Kaya ang sabi sa akin, iuwi ka muna namin sa bahay nyo. Ang sabi ko, pupunta tayo ng AFP Hospital. Nandun ang isa kong kapatid. Ang hirap po para sa akin kasi wala po akong pamilya dito sa Metro Manila. Nag-undergo po ako ng CT scan. Doon nila itinuloy ang request ng Chinese General Hospital. At pagdating po doon, lumabas ang napakarami. Pwede po bang ipakita yung CT scan ng AFP Hospital? Ito po yan. Request po yan ng AFP Hospital. Pwede po yung kasunod na slide. Kung saan lumabas po ang napakaraming sakit na nito. Sakit sa atay, sakit sa gallbladder, sakit sa bituka, nagkaroon ng problema sa bato, nagkaroon ng problema sa buto, nadudurog na aking buto sa likod, nagkaroon ng problema sa aking lungs, sa left side. Nagsama-sama na po ang lahat. Bumagsak po ang aking katawan. Next slide po, pwede po ba natin ipakita? Ito na po ang aking katawan from 75 kilos. Mataba po yung 75 kilos, pero bumagsak po ako dyan. Butot balat, hindi na po nakakalakad, hindi nakakabangon, umiihi na sa higaan, dumudumi na sa higaan. Ang sabi ko, tinigil na rin lang ng hospital ang lahat ng gamot kasi hindi na nagre-response ang katawan ko. Hindi na nagre-response sa lahat ng gamot. Pwede po bang ipakita yung kasunod na slide? Ginamit ko po ito. Kasi bakit po? Kasi itinigil na po ang gamot kasi hindi na nagre-response ang gamot. Pwede po bang ipakita yung next slide? Tinanggal na po, makikita nyo, wala na po nakakabit sa katawan ko, sobrang payat, pero makikita nyo po, napakaraming tubo na nakasabit sa ilalim ng kama. Nakatusok po yan sa loob ng aking tiyan. Puro tubo po ang aking tiyan. Dinidrain nilang pilit ang bulok doon sa loob. Nabubulok na po ang aking pankreas. At bilang isang doktor, ang tao na nabulok ang pankreas, swerte nang mabuhay. Ang tao na makalabas ng ospital dahil sa pankreas na problema, isang taon mabubuhay, bedridden. Pagkatapos ng isang taon, swerte mo nang mabuhay. Pwede po ba natin ipakita yung next slide? Nilabas po ako ng ospital, September 13, 2018. Lampas na po ang September 13, 2019. Tapos na po yung isang taon, pero nakikita nyo ako ngayon. Next slide. Dahil po sa complete, iniinom ko 3 capsule. Tuwing madaling araw, itinatago ko sa mga doktor kasi bawal po yan sa hospital. Itinatago ko sa mga doktor doon, sa mga nurse, madaling araw chinechempuhan ko. Kung kailan walang laman ang tiyan ko, doon ko iinumin ang 3 capsule ng complete na ito upang sa gayon walang laman, empty, maabsorb lahat ang nutrients na meron dito sa capsule na ito para lumakas ako. Kaya unang-una po sa lahat, maraming salamat po kay Lord bilang isang pastor. Alam ko isang himala, pero ibinigay ng Diyos ang AIM Global sa buhay ko bago pa man ako.